Jesus said, "Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own." Luke chapter 12, verse 15. Hello lovely people all over the Philippines, in Luzon, kumusta kayong lahat dyan? Sa Visayas, maayon adlaw sa tanan, at dito sa Mindanao, buenas dias, senyoras, senyoritos, senyoritas. At ako'y mag-shout out muna sa aking mga avid subscribers and followers to my channel. At sa mga bago pa lamang nakapag-bisita sa aking channel or nakapag-click, maraming salamat for subscribing. Ating mga OFWs, kumusta kayo dyan guys sa abroad? Looking for the milk and honey and a greener pasture. Dyan sa Afghanistan, meron tayong kaguluhan dyan. Sana ay nasa safety kayo dyan, mga katiyats. I know na merong mga Pilipino. Kahit sa ang sulok ng mundo ay meron talagang mga Pinoy. We consider them as superheroes. At ako yung nag-invite sa inyo guys sa ating paraffle doon sa aking isang channel na bago pa lamang. Yun ang Good News Daily TV. At para ma-subscribe ang channel na yun, ay i-type lamang ang isa sa title sa video ko doon na narito sa aking screen. Maraming salamat. At ngayon atin ang tatalakayin itong treasure markers na pinamagatan ko na treasure in the Japanese flagpole. Alright mga katiyats, ito ay treasure marker na padala sa atin ng ating kaibigan na kung saan maganda ang history ng lugar. Mayroon daw Japanese detachment during the World War II at merong flagpole na nawala na sa ngayon. At meron siyang pinadala na sketch map kaya madali nating ma-trace kung saan tayo pwedeng maghukay. Okay, unahin muna natin to. Ano ba to? Itong marker na ito. Okay, yan ay sa tingin ko yan ay parang koala bear o panda ba yan? Ang klaro lang dyan ay dalawang mata siya. At itong mga marka dito guys ay hindi ako sold out dito. Ito'y sinulat lang yan ng mga bata. Okay, at kung tingnan natin itong dahon dito, mas malaki pa nga ang dahon kaysa litra. Hindi pwedeng ganyan ang marker ng Japanese. Ang mga marker ng Japanese ay itong kakasya ang ating fingertip, yung ating daliri ay kakasya sa kanilang engrave. Ganyan kalaki ang mga engrave ng Japanese sign. Kitang-kita talaga yun kasi isipin ba naman natin na babalik sila for 80 years, 100 years, nandyan pa kaya ang marka kung ganyan kaliit? Hindi na yan makikita. 80 years from now, ay ang bato ay medyo mag-ano na yan. Itong masisira na siya sa itong tinatawag na withering, sa lakas ng ulan, init ng panahon, lumot. Kaya mai-erase na yung mga marka na yan after 80 plus years. Kasi 80 plus years na ta, mga 87 years na yata, dumaan ng gera. Okay, pero mayroong dalawang guhit dito na malalim. This means 2 or 10 meters. So meron na tayong distance kaagad na 2 and 10 meters. At itong dito, ito yung butas ng ilong na medyo triangle. Meron pa yan sa kabila, binasag lang. Ayan, no? Nabasag ang kanyang ilong. Okay, so mamaya tingnan natin sa mapa anong itsura niyan. Ito naman ay pointer ito. Ito ay originally triangle yan. Ngayon, dahil sa withering or sa itong pagbabago-bago ng panahon, init ulan, of course, medyo transform na ang bato. Magbago ang kanyang anyo. At medyo naging parang mangga na siya. Okay, pero still, we can recognize na ang kanyang punteria ay papunta rito sa west. Okay, kung west man yan. At dito may butas, that means treasure, going this way. Ngayon, kung ito ay salakot, kasi parang ito nakausli. Kung side view natin to guys, pag drawing. Ito ang lupa, and then ito ang bato, nagaganyan siya. Oy,
sumobra. Hirap mag-drawing nitong mouse lang, guys. So, example, ito yung lupa, ito yung bato, and yun sa gitna ay nagaganyan. Yan ay salakot shape. Itong nakausuli dito, ito yung ito na bato. At kung mangyari na yan ay salakot shape, ang atake niyan, guys, ay sa baba mismo nitong salakot rock. Hukayin ang mga gilid niyan ng pael pa ganyan. Ingat lang, baka mabagsak ang bato. Okay, mag-umbisa muna sa gilid, ang hukay, gilid muna. Bago kayo mag-drip pa ilalim, lagyan nyo ng tukod or mga timber ang bato na yan, baka mag-collapse. Alright, yan ay salakot shape rock. Magandang marker yan kung ganyan, kung salakot. Ngayon, puntahan natin ang kanyang sketch map. Okay, so sa parte raw dito, nakuha yung kalesa. Ito ang maganda sa history. Ang kalesa ay kapanahonan niya ng Spanish. And dumating ang Spanish dito, mga 1920s yata, and then dumating ang Amerikano, halos 1930s, at nagkaroon ng digmaan ng Amerikano at Spaniards. Natalo ang Spaniards, kaya umalis sila, naiwan ang mga Amerikano. And then, nagiging colony na tayo ng Amerika. Kaya magaling tayo mag-English. Bago dumating ang Hapon, magaling tayo mag-English. Ngayon pagdating ng Hapon, Allied Forces na tayo sa Amerika. Kaya magkasama ang Amerikano at Filipino sa giyera noong 1942 hanggang 1944. 45, liberation na. Bumalik na si MacArthur at nasindinsyahan ng bitay ang mga general kasama si Yamashita. Okay, so ganyan kadali ang istorya. Ngayon, ano ba ang kalesa? Ang kalesa, guys, yan ay magandang sign na mayroong dinalang mabigat na bagay dyan. Okay, ito yung kalesa. Sa kapanahonan ng cowboy, ito kasi ang kanilang transportation. Ang kalesa ang nilalagyan ng mga cowboy ng kanilang mga nakaw na mga gold. So, ito yung kabayo nila. Okay. Ayan. Mukhang tigre ang kabayo. At dito, tinatawag na wagon bolt or wagon or kalesa. At dito nilalagay ang, kung tama tayo sa ating conspiracy theory, na may karga na mabigat na bagay ang kabayo at kalesa. Kaya ang kalesa na lang ibinaon dyan at ang kabayo, of course, ay tumakbo na, di ba? Ngayon, kung kasamang ibinaon ang kabayo sa kalesa, meron kayong makikitang mga buto ng kabayo kung saan kayo magukay. Kasi kung binaril ang kabayo, ibinaon kasama ang kalesa, sa baba ng kalesa kayo magukay. Yan ang pinakauna na digging spot kung saan natagpuan ang kalesa. Hukayin nyo ang pinakababa ng kalesa. Kasi baka tinabunan ang kalesa after sila maghukay. Example, ito yung hukay. Dito yung mga ginto. And then inihulog dito ang kalesa. Kasama na ang kabayo. At kung may mga buto ng kabayo dyan sa 2 meters. Okay, tama ang ating teorya. Ang kalesa ay kinargahan ng ginto na ibinaon dyan. Ngayon, dahil sa itong ating first digging spot, meron tayong second digging spot. Ito yung mata ng panda. Okay? Koala bear ba yan? O anong klaseng hayop yan? Ang kanyang mata ay nakatingin sa item. So, dalawang mata yan. Nakalagay dalawang guhit. So, straight yan sa plug pole. So, ito yung plug pole dito. I-align nyo yan sa plug pole. And then hukay sa 2 meters. Test dig. 2 meters ang lalim. At kung wala sa 2 meters, patuloy sa 10. Medyo malayo ang 10. Okay, ngayon. Ito ang ating test dig or number 2 digging area. Ang harap ng itong koala or panda.
Ngayon sa unahan guys, ay mayroong bato, ito yata yung salakot shape. Okay, ang atake sa salakot shape ay of course ang mga gilid ng bato. Ang hukayin, ang din kung wala, doon tayo sa gitna, sa ilalim niya. So salakot shape rock is number 3 digging spot. Ngayon, alam niyo ba guys ang istorya tungkol sa Fort Santiago sa Manila? Ay meron daw nakuha doon na itong nakabaon na yaman under the flagpole. Fort Santiago ba yun o Fort San Pedro? Sa dalawang fort na yan, merong flagpole ng Japanese Army. Hindi pala, doon pala guys sa Intramuros. Ang Intramuros, kung yan ang Fort San Pedro sa ngayon or Fort Santiago, well, ang sure ko lang ay nasa Intramuros pala yun. Yun ay nabasa ko sa libro na Asian Loot na libro. At doon meron silang mga itong mga drawings about kung paano nakuha ang item doon sa Intramuros sa Manila. Kapanahonan yun ni President Marcos nung mag-retrieve ng ganong treasures. 1980s yata. Okay, so example, ito ang flagpole. Meron talaga yan na simento na tinatawag na pedestal. At dito, tinusok ang flag. Of course, Japanese flag yan. Rising sun yan. Ang rising sun yung ganong symbol. Okay, so ang rising sun ay nasa east. Kaya ang treasure palagi nasa east. So ito yung lupa. Example guys. Sa baba mismo nito, 2 to 7 meters. Kung wala sa 2, nasa 7 meters ang lalim ng item dito sa baba ng flagpole. So madali lang kung saan yung flagpole, doon kayo maghukay. And this will be our fourth, pang-apat yan na treasure spot or digging spot. Pang-apat na digging spot ito, ang under the flagpole. Kaya lang malalim siya. Okay, ngayon, kung wala dito guys sa apat, wala dito, wala rin sa number 2, wala sa panda, wala sa salakot, wala sa under, meron pa tayong isang direksyon na puntahan. Ito ang east. So hanapin nyo ang east sa lugar na yan at i-align sa flagpole. Example, ang east ay papunta dito kasi wala na tayong madrawingan sa kabila. So kung ito ang flag, hanapin ang east. And then example, ito ang east. Dito ang atake nyo sa mga standard measurement natin. 3 meters ang una. Hukay kayo sa 3 meters. At kung wala sa 3 meters, ay maghukay sa 5. And then lastly ay 7 meters ang hukay. Okay, so 7, 5, 3. At yan ay nakadirekta papuntang east. Kasi ang kahulugan ng flag ay east, the rising sun. And of course, haharap ang mga Hapon sa east kasi nandun yung kanilang tirahan. Kaya kung saan ang east, doon ang punteriya ng pagbaon nila. Ngayon, ang most common distances ay ang 3, 5, and 7 meters. Kaya tisdig lang ng 2 meters sa ganung mga distansya bago maghukay ng malalim. At yan lang guys ang pag-analyze ko sa inyong lugar. Maraming salamat sa panunood, pag-subscribe, pagtangkilik sa ating channel. May the Lord grant us what we want at what we are seeking for. Thank you so much and God bless you.